Nagtataka lang talaga ako, bakit biglang lumabas yung pangalan ni Sharifa Akil? Ayan, kung makikita nyo, ang beauty queen na si Sharifa Akil. Dahil sa paglutang ni Mylene Mangudadato. By the way, Mylene Mangudadato is the wife of Toto Mangudadato, ang isa sa mga prominent na politician sa Mindanao, in particular sa province of Maguindanao. Kung naaalala nyo, way back in 2009, si Toto Mangudadato po ay umusbong din sa mass media and social media dahil sila pong party ang nag-agrabyado dahil sa mga clan ng Ampatuan, known as yung case ng Maguindanao Massacre. But yung kaso ngayon is different because it is more of a family case na kung saan si Mylene Mangudadato wants to file a legal case dahil si Sharifa Akil ay allegedly na kiniklaim ni Mylene as the other woman of Toto Mangudadato. And if there is a possibility na si Sharifa Akil nga ang second na woman ni Toto Mangudadato, ganito kasi ang magiging scenario. Sharifa Akil is a Muslim. Tapos si Toto Mangudadato ay isa ring Muslim. Kasi nito is if ever na si Mylene ay papayag na magkakaroon ng second mistress ang kanyang asawa, legal yon sa Muslim because a man can have two or more than one or more than two wives for as long as kaya niyang panugutan ang kanyang responsibilidad bilang ama. Kaya kung makikita nyo or napapansin nyo sa mga Muslim na leaders, medyo marami silang asawa dahil they have the power, the influence, and the money. Kaya si Toto Mangudadato, if ever man, okay na okay lang sa kanya dahil legal yon sa kanilang pananampalataya bilang Muslim. So, correct me if I'm wrong. Pwede nyo akong i-correct. Just comment down below kung may nagdi-disagree. That's only my opinion and I'm open to suggestions. However, ayaw ni Mylene kaya siya nagsampa ng reklamo kay Tulfo. Kaya ang magiging scenario din, other scenario is that talagang magiging mistress si Sharifa Akil. And moving forward, si Sharifa Akil ay nagbigay na ng karangalan sa Pilipinas. She was declared as the winner of Miss Asia Pacific 2018. Siya po ang nag-represent ng Philippines and she is the lucky woman to win or bring home the crown. Kaya kung makikita nyo sa tindig niya, sa kanyang ganda and sa kanyang takbo ng utak, deserve niya maging beauty queen. However, she is still mum about the issue. Wala pa siyang statement about the issue as well as Toto Mangudadato dahil syempre I understand they are still reviewing kung ano yung pwede nilang sabihin and I am sure there will be a legal counsel na mag-a-advise sa kanilang dalawa or kanya-kanyang legal counsel na kung saan i-analyze muna nila yung statements ni Mylene Mangudadato before sila mag-release ng kanilang statement. And before anything else, I would like to say na huwag po natin i-judge si Sharifa Akil because syempre nananahimik din siya. Kaya ang masasabi ko lang is, I'm still proud of you, Sharifa Akil, dahil sa naibigay mong karangalan sa buong Pilipinas. And I hope para sa ating lahat, stay home and let's cooperate with the authorities and sa mga healthcare workers para sa pagsugpo natin ng pandemic. And that would be all. Thank you very much for watching this short vlog. Just comment down below if you have any comments, suggestions. And of course, reach me out in my Facebook page, Instagram, or Twitter, The Story of Anthony. Thank you and goodbye.